His turn to pick. Seconds remaining. 5 seconds remaining. 10G LGD. Dire Team Battle. ESG LGD's turn to ban. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Seconds remaining. PSG LGD's turn to ban. Ten seconds remaining. Dire Team back. Remaining. 5 seconds remaining. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. ESG LGD. Hello guys, what is up sa inyo? Magandang hapon sa inyo lahat. Game number 2 of the best of 3 series between PSG, LGD and Team Aster, mga boss amo.
So, tingnan natin kung makakabawi ba dito yung Team Aster for our game number 2 or is it gonna be PSG LGD ang makakakuha ng 2-0 for this series. Bago ang lahat, sa lahat ng mga viewers natin dyan, maraming maraming salamat sa pagtutok sa ating stream. Enjoy the stream mga boss amo. Please don't forget to like and share the stream. Pati na rin sa Yonis Ruwak, what is up din sa'yo? Welcome. Pati na rin kay Erickson Mahan, welcome sa'yo boss amo. Same hero, o nga eh, medyo same hero tayo. So halos limang hero nakita uli natin. Pero eto ah, Morphling ES for the side of Team Aster. Magluluna dito yung LGD, Amei Luna. Pero Morphling ES, nanerf siya, but still that's a powerful combo. So maganda pa rin yun for the side of Team Aster. Ang mahirap lang dito for the side of PSG LGD is that they have a good early game power spike, which is kapag nagsama-sama na yung ating Beastmaster, Luna, and Vengeful Spirit to push out towers, andun na. Diba? So, think ko, mas okay yung early game dito ng LGD compared sa Team Aster na napaka-passive. Earthshaker position for severe passive. Morphling early game din, medyo passive yung ating Morphling. Dahil, farm lang naman ang gusto niyan sa lane. Kung may kills, yep, pero hindi siya yung carry na pangsuntukan lang talaga. 10 seconds remaining. Diba? Hindi siya katulad ng mga gyrocopter, mga ganyan. Pero Morphling, as much as possible, he wants the farm. Gandang hapon po, Idol. Ngayon lang po nakabalik ulit para manood. Pasharot po kay Roberto Alcafaras, sabi ni Christian Ignacio. Ay, shoutout sa'yo, boss. Boss, manalo dyan kalaban ng 4 AM sa finals. Ay, wala pa pong tawag dito. Tingnan, tingnan natin. PSG LGD. Tingnan natin guys yung sa Liquipedia. Tingnan natin yung standings. Saan yung CDA, FDC? Yep. Okay, so last day na to ng group stages natin mga idol. Hindi pa. Sa ano pa yung ano natin pre? Tawag dito. Ay, hindi. TV, di ba? So, to be decided pa yung ano natin? Yung playoffs natin? Uy. Rubik Shadow Demon. Okay. Sino yung mid? Mid Vengeful Spirit, mga idol. Okay, next level strat for the side of LGD, pero total hindi na Viper to. Tingin ko magiging okay ni Boy dito ni Didi. I think he'll be fine. Knowing na Vengeful Spirit yung katapat niya, hindi naman ganun kalakas na kali ng ating Vengeful Spirit. Mataas yung base damage, attack speed, pero di naman siya ganun pambaugan. Nag-alala ako dito sa, ano, sa tao dito. Sa safe lane ng PSG LGD having this Shadow Demon sa Team Aster, and at the same time tawag dito offlane, ano pa to, offlane Shadow Demon na hindi pala to position 4. So position 4 Earthshaker Shadow Demon offlane, babaugin nila si Amei. Actually Shadow Demon is a good counter for Luna dahil kapag mas maraming item yung Luna, isang lubog lang sa kanya, masakit na yung kanyang mga illusions. So, very nice counter for the side of Team Aster. Ang tanong, wala silang popronta dito. Sino yung popronta sa kanila? Diba? Yun yung kulang dito for the side of Team Aster. Sa side naman ng LGD, kumpleto sila halos lahat. Kailangan lang nila ng siguro enough control for the Morphling. Andun na may control nila. Yung ating Roar and Magic Missile as well as the Lift. Pero other than that, wala silang sure hold. Yun yung mahirap. Kunyari, Chronosphere, Hexes, ganyan. Pero eto, pakilala muna natin yung players for this game for the side of PSG. LGD, we have Amei for his Luna. Nothing to say on his Vengeful Spirit, Feet Beyond, Beastmaster, Shinki, Rubik. And Y, para sa kanyang Undying. For the side of Aster naman, we have Monet. Para sa kanyang Morphling, Lanem on his Abaddon, Bobuka, Earthshaker, XXS on his Shadow Demon. And Didi, para sa kanyang Leshrac, mga boss amo. Shoutout naman sa mga kasama ko dito sa shop na si Lizelle and Kuya Mark. Shoutout sa inyo kay Echizen Ryoma.
kay Hiron Henley or Hiron Henley. Christian Ignacio, pero uy, nailubog. And the Split Earth will connect. Mukhang delikado ata dito sa Mr. Y. The Fission Block will be there as well. And I think Mr. Y will fall down. Yep. So, Aster po ang makakakuha dito ng First Blood. So, advance congratulations sa lahat ng mga First Blood bettors natin dyan for the side of Aster. Shoutout kay Sir... Ano to? Kay Sir Krasek. Shoutout boss kay boss... Haha, di mo ako mabibiktima dyan. Sir Krasik. Chris Cesar. Ayan, binaligtad na Chris Cesar lang pala. Shoutout sa Rufert, kay Brian Lumbatan. Watching from Cagayan de Oropan. Kay Yoni Saruba, 50% damage by ilulods ng Shadow Demon. Tingnan natin. So, illusion damage kapag max out na. 75%. Diba? So, masyado ng ano yun. Masyado ng maganda yun. Sipi mo, mataban Luna, sabay malubog mo. Ang sarap nun, pre. Ang sakit nun sa Clash. Isipin mo, may Luna kayo. Uy, ang ganda na ito, ha. Ang ganda na ginawa ng Earthshaker to block that creeps. Dahil sa mangyayari na to, dahil sa pag-block doon ng creeps, matutulak yung wave natin. Matutulak yung wave, mas makakapag-farm dito yung Earthshaker and Shadow Demon. At maharas nila si Amei outside the tower range. So, ito yung kagandahan. So, Amei knows that. Binabodyblock niya yung ating mga creeps in order for creeps to stay sa ating tower range. Kaso hindi, masyado yung mahirap. So, ayun yung ginagawa dito ni Bobo ha. So, dito makakapag-farm dito yung Shadow Demon natin na hindi niya inaalala yung tore natin. Kasi pag nasa tore yung bandahan, dun yung kunat ni Amei. Andun yung armor, plus armor. May regeneration din ba pag nasa tore? Tingnan nga natin. Nothing to say. At tayo maklik. Ayun, merong health regeneration din pag nasa tower kasi. So, ayaw na ayaw yun mangyari niya, no? Ni Bobo ka and ang ating Shadow Demon. Boss, Pinoy ba si Bobo ka? Ah, hindi po. Yep, 75% pangontra talaga yung ano, yung Shadow Demon sa mga ganyang carry. Sa Luna, ano pa ba? TB, ayan. PA, hindi gano, kasi magbibintis lang naman yung mga illusions din. Draw Ranger, yan din. Pero Amei, kailangan nyo mag-ingat dito. Mahapdi yung offlane Shadow Demon kasi natin eh. Pero good thing about Amei is that meron agad siyang Magic Stick. Magic Wand na bagad. Hindi, Magic Stick pa lang. Pero ubus na yung consumables niya rito ha. OTW pa lang yung kanyang mga manok. I mean, yung kanyang manok. Tingin ko si Muna yung uncontested dito sa ating top lane. This is a Morphling lane. There's no way for them to kill the Morphling. May reform out in case na mas low ng boars. Pwede siyang mag-shift lang into strength form. And makipagpaluan sa ating Rubik or maybe the Beastmaster. So, Muni will be fine sa ating top lane. I guess. Maliban na lang kung, di, kung wala talaga siya sa laro. So far, maganda dito yung leaning ng Aster. Nakikita natin sila agad yung pangatlo sa ating chart. Tumatalabali yung Shredder ni Snuffer sa Tombstone Lords. Opo, pangontra nga po yun sa ano, Tombstone natin. Pero yun, sa ating bottom lane, nabigyan dito si Amei as well as the Undying. Oh no, masyadong masakit ang offlane dito ng Aster. Very annoying yung ating Shadow Demon. Ang maganda sa Lil Shredder kasi Lods, anim agad fixed yun. And yung attacks of destroy dito kay Undying, tingnan mo. Pag max na yung tombstone natin, 7 lang. So, isang Lil Shredder lang and then 1 hit, tapos na yung tombstone natin. So, ayun yung mga pangontra talaga sa tombstone. O kaya sa Phoenix Egg, ayan, sa bola ni Ezalor. Eh, Ezalor tuloy ni Keeper of the Light. Anong oras laro ng TNC, boss? Walang TNC Idol kasi China Tour na lang tayo ngayon. Wala pang gaanong tournament sa sea. So, stipotan tayo Idol. Chill lang. Uy, thank you ah. Thank you ano, Chris. Thank you, Chris, sa pag-appreciate ng ating casting. Thank you, thank you. Uy, pero DD dito mukhang delikado. And DD will fall para lang sa rune.
mapapahamak siya dito, mga besi. So, 3-1 on the board in favor of Aster pa rin, pero DD namatay sa ating mid lane. Pero I think he'll be fine since medyo lamang naman siya sa mid lane. Tingnan mo naman, 17-8 up against 15-3. So, di naman siya nalulugi sa ating mid lane. Pero Wive dito, mukhang delikado. At eto na nga, killing spree na si XXS. Side na shadow demon natin, men. Uy, Recta Meteor Hammer, boss. Recta Meteor Hammer. I like this. Okay, I like this. Dahil yung ating ano, yung disruption into that Meteor Hammer. Habang stunned ka ng Meteor Hammer, andun yung mga illusions kung mapalo sa'yo. So, Meteor Hammer is a very, very good item for the Shadow Demon. Shout out sa Edward Bandal. Shout out sa'yo, boss. Dota 1 reference, boss. Dapat kasi di na binago yung mga palo ng hero eh. Oo nga, di na nga binago eh. Para, ano, para kabisado pa rin. Pero wala. Kailangan ng change. Let's go LGD, sabi ni Jomel Togores. Uy, tarag, let's go LGD. Pero 4-1 na, 4-1 na on the board in favor of Aster. I mean, in terms of getting that F10K, lamang naman talaga yung Aster dito. Dahil meron silang Shadow Demon, Lush, and ES. Pero eto, speaking of Shadow Demon, Disruption will be there. Meron pa tayong Fissure Block. Andoon yung Fissure Block natin, sasaraduan lang talaga ng pinto si Y. Naka-apat na napatong dito ng ating Shadow Poison. Is it gonna be enough? Ang sakit, Bessy Wops! First stack, the second stack, pero magsusoul rip siya dito in order for him to survive. But I think he will still die. Asa na, sakit, man. Pinaputok ang ating Lason. And that's gonna be another kill for the offlane of Aster. Masyadong masakit, man. Uy, thank you sa 10 stars, ano? GU Grease. Shoutout sa'yo, boss. Welcome sa ating live stream. Thank you sa 10 stars, idol. Mukhang may laban ng $300 ko sa LGD, boss, ah. Ah, tingnan natin. Sana all, $300. Laki niyan, Lods, ah. Sana maging province of China talaga tayo para umunlad ng esports. Awit niyan, Justin, ah. Next level thinking niyan, ah. Para lang sa esports, ano? Tignan natin, pero bubo ka dito, marches forward, and Mr. Yami, mukhang mamamatay na naman dito, guys, tatlong charges of poison. Shadow poison, is it gonna be enough? I don't think so. Ano yun? Ilan yun? Lima? Ay, hindi. Mabubuhay pa rin si Yami. Yeah, mabubuhay pa rin. But Shin Kyu is there. Kung wala si Shin Kyu, hindi mamamatay dito yung ating Shadow Demon, but still, nice help. Coming from the Rubik, and bobo ka pa nga din dito, posibleng mabigyan, pero Shin Kyu is out of position. So bobo ka will survive. Pag matusi relots, Bugatti na to. Sana all may Bugatti. Oh yeah, advance congratulations sa'yo kasi 1-0 na, diba? Panalo na LGD 1 game, so advance congrats sa'yo, bossing. Gusto kong makita yung Meteor Hammer na Shadow Demon na eh. Gusto kong makita yan eh. Uy, pero tatlong heroes na dito nagsasama na for the side of Aster. I mean, okay lang naman kasi buhay ni Abby dun sa top lane uncontested. Pero andun yung Fissure to cancel the TP, ha? May mukhang delikado. Mamamatay na naman nga ata si Ami. Oh no, so 4-1 na for the Shadow Demon. Ami 0-2 na. Mga idol. Magsishare tayo pag na 2-0 LGD boss easy. Oh, you know. Maganda, may sharing sa idol. Share the blessings, ano? Para maswertehin sa future bets. Oy, good luck sa'yo, ano, Jomel Togores. Good luck pala sa atin, kasi parehas tayong may pusta. So, good luck sa atin, boss. Pero dito, ibabagsak na yung ating tombstone. Lanem dito, makakatakas naman sa awa ng Diyos. DD is invisible. Mayaman yung Lush, ha? Kahit pa paano, ha? Transition nga agad tayo sa network. Tingnan natin. Ayun, no? Tatlong cores ng Aster dito, lamang. Sila yung top earner natin dito, mga idol. Vengeful Spirit, hindi ganun kaganda yung kanyang buhay dito. Bakit nauuso kaya revenge? Dahil sa meta ngayon, dahil masyadong fast pace atay nangyayari ngayon. And sa mga talent din ni Vengeful Spirit, pero Lanem dito, kung mabibigyan, wala siyang barong time dito, and Lanem will fall. Mag-aabol ata dito yung Team Aster, gusto nilang ipaghigante si Ami. Demonic Purge will be there on the Mr. Nothing to say. Kailangan nila ng follow-up for that. The swap will be there and na... Uy, yun lang. XXS.
self-disruption in order for him to survive isn't gonna be enough. I don't think so. So, XXS will fall. Walang gante dito yung Aster, mga tropa. Pero uy, DD, Split Earth tatama. And ayun, Vengeful Spirit natin mamamatay. The Fisher is there, but it's not enough to block the way. Makakatakas lang naman dyan yung ating anday, mga tropa. Vengeful Spirit natin, tingnan natin yung talent. Medyo maganda kasi siyang i-carry. Meron tayong Midas Armor dyan. Sabay, kapag support ka, kinukuha madalas yung cooldown. Pero pag carry ka, agility. Malaking tulong na yung agility. Kapag naman nag-level 20 ka, karaniwan. Depende sa line na pa, pero karaniwan, yung first talent kinukuha, yung plus 100 Vengeance Aura attack range. So, medyo maganda yung ating ano, yung carry Vengeful na. Uso na siya, pero why dito? Mukhang mamamatay in the hands of DD. At ito na nga si DD, bumabawi ah. I mean, hindi ganun kaganda yung performance na sa first game natin. So, yung Leshrac niya this game, bumabawi. Yung Leshrac kasi sobrang last talaga nito once na makuha niya yung item niya. Levels and items. Para tong si Meepo, man. Nangi-snowball siya once na makuha niya yun. Pero the Roar and the Split Earth as well, sabay sila magigising. But XXS is here for the bridge. And Fate Beyond, mukhang delikado siya dito. Meron ba tayong Split Earth dyan? Nice swap coming from Mr. Nothing to Say. And I think that's not gonna be enough for Fate Beyond to be saved. Mune is here. Mune will get the kill as well as Nothing to Say will fall. 2 heroes dead for the side of LGD. So F10K natin, mapapasa kamay po ng Aster dito. 2K Goldie na rin for them. Maganda yung nangyayari dito for the side of Aster na susulit nila yung kanilang offlane Shadow Demon. Kaso ang problema dito ah, habang mas tumatagal, mas nagiging less yung impact ng ating Shadow Demon. Ang siguro impact niya lang sa late game is yung ating Demonic Purge and the Disruption as well. Pati na rin yung ano, siguro pati na rin yung Soul Catcher para may minus ano na rin, para may minus HP, 50% HP ata ito pag na ano, 50% ba? Hindi, 35 lang idol, 35 lang. Ay, wait lang mga idol ah. May tumatawag sa akin. What the hell? Hoy, pero Fate Beyond dito, mamamatay mga idol. 5-11. Fate Beyond will fall at posible ata silang tumulak dito kasi sama-sama sila sa taas. Hindi ko lang alam kung tutulak sila. Meron tayong Diabolic Edict dyan, so mabilis yung pagtulak nila. Wala rin Beastmaster. Pero hindi. Back to farming muna ang trip dito ng Aster. But 4K gold lead na for them. So, masyadong ano men, masyadong maganda yung early game dito ng Aster. Shoutout sa'yo, Jelic Delihero. Shoutout sa'yo, boss. Walang ganyang ano eh, walang ganyang command eh. Tawag dito, Louie. Okay, shoutout sa kuya ko na nanonood. Welcome sa ating stream. So, yun lang, naroar dito yung ating Shadow Demon. Kanina ka pa, makulit ka raw, kanina ka pa. Defensive disruption is not enough for him to be saved, I guess. Yep, that's not enough. At basic yan. 6-11 on the board, natapisan ng 1,000 ang kalamangan dito ng Aster just by killing XXS. Radiant's bottom tower is under attack. Dami nag-aano dyan ah. Dami nag-try ng commands ah. Oh, ako hindi ko kabisado yung commands ah. Yung notify lang, yung follow age, yung clip. Yun lang yung mga familiar na commands. Yung iba hindi ko pa natatry. Sino nanalo ng game after neto mga boss? Ah, sino nanalo ng game? Before neto. Ata, before ata sinasabi. Mamaya tingnan natin mga idol kasi posibleng mapahamok dito sila ni Mata eh. Posible nga. The lift will be there and Lanem, meron siyang baron time dito. So, madedeli naman kahit papano yung kanyang pagkamatay. Tombstone, ibabagsak na rin. But I don't think mabubuhay na dito si Lanem. Ayun, Lanem will fall. Napakahirap dito lilang ni, ano, ni Lanem. Dire's middle tower has fallen.
Tingnan natin, VP game, Dota 2 over, wait lang ah. So, puro artisan, Rims Collide, wala pa, ito pa yung first series natin for Chinese Dota. So, wala pa. 2-0 na ba? Uy, wala pa, JML. Dikit ang ating laban, 7-11 yung score natin, Idol. Ano po nanalo game 1? Panalo yung LGD, boss. Panalo yung LGD. So, ano lang, dikit na dikit yung laban natin. Actually, lamang yung Aster nun. Kinambak lang ng LGD. Isang dieback lang ni Yamune. Nirekta lang nila. RNG versus Eong, boss, easy. Tingnan natin RNG versus Eong. Ah, okay. So, mas nauna yung RNG versus EO. Ah, hindi. Game 2 na lang din sa kanila. Game 2. Ah, sabay lang. Pero panalo na yung, ano, yung RNG ng game number 1. Sabi na kaya ng RNG din. Malakas yung RNG. Meter Hammer na pala dito yung Shadow Demon, no? So dito, si Ame going for S, hindi SNY muna dito, BKB muna si Ame. Muna, meron siya dito Lincoln Sphere going for Aghanim Scepter. Masyadong common yung ating build, knowing na merong Earthshaker tayo dito. So gusto niya tumalon-talon na. Diba? Bobo ka, meron naman levels yung ating Ancient Totem, wala pa. Pero I think pag napag-Aghanim na yung ating Earthshaker, kaya paano level 2 or level 3 na yung ating Ancient Totem? Ay, yung Morphling pala pag napagagan ng Scepter na. Siguro level 2 or level 3 na yung ating Ancient Totem. And I think that's enough. Ano na team ni S-Triple-C? E-Home, Idol, E-Home. So, Blink Dagger na dito for this Earthshaker din. Kailangan na mag-ingat dito ng LGD in terms of positioning. Pero hindi mo kang delikado. Mag-i-split push ka pa, Idol. Ba't Lanim is here? Mukhang mapapahamak din sila Lanim dito, ah. Mukhang hindi naman. Na-slow lang siya ng ating zombies, pero no follow-up after that. RNG 2-0. Sweet boss. Easy. Oy. Ano tawag dito? Hindi na ako magtataka. I mean, malakas yung RNG. Solid din yung team na yun. Sila Setsu, sila Super yun, diba? So, king ko kaya naman. I-reset mo control ng camera para nakikita item ng ibang hero. I-reset yung control, hindi kasi ako cameraman na ito, Idol. Ang cameraman natin yung nasa China. So, nag-play by play lang ako dito. Then, tinitingnan ko lang yung gusto kong tignan. Boss John Paul. Punta yung cameraman dito, madali lang. Iyan. Pero nililipat-lipat din ng cameraman to ng Chinese. So, kahit nilipat ko yun sa ibang hero, pag nilipat nila, malilipat din dito sa screen yung mismong item ng mga hero. S-Triple-C, best carry for China team, di ba, boss? Easy. Di ko lang alam, kasi ako, fan ako ni, ano, ni, Mune, at saka ni Ami. Best carry for China. Oh, si, ano, si Mune, tsaka si Ami para sa akin. Sila yung, ano, sila yung, siguro top 1 and top 2 ko. Masay natin buhay dito ni Ami going for BKB. Masyado pang malayo. I mean, kailangan pa niya ng recipe. Ng BKB. Pero I think BKB is the key dito for Ami. Yeah, BKB is the key kasi wala sa kanyang pipigil dito once na makapag-BKB siya. Only the Demonic Purge. Pero I don't think that's enough. For Monet naman, eto na nga, Lincoln Sphere 2K pa para sa kanyang Aghanim Scepter dito. So, hindi pa tayo makakakita ng NBA All-Star na Morphling. Pero kayo guys, I mean kayo guys, depende yan sa inyo kung sino yung mas trip nyo na carry. Kasi ako, for me, top 1 siguro si Ame, top 2 si Mune. And top 3 si Puyoyo. Ayan, si Puyoyo siguro sa akin, top 3. Physical yung Diabolic, diba? Opo, physical po yung Diabolic natin. Radiant are scanning. Dota 1 din ata, physical pa rin yung Diabolic, kaya masakit. Easy. Nasama pa nga ako, pre. Nantatrip ka lang eh. Napaka, ano eh, no?
Wala, 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 bonak lang tayo, tol. Bonak tayo. Pero dito, a foreman smoke for the side of Aster. Sino yung posible nilang makita dito? Wala, dahil andun sa kabilang dako ng mapa natin yung LGD. Pero muni, ang yaman dito ni, ano, ni muni kahit papano. Pero yung kaninang almost 3k gold lead, tignan mo, parang nabaliwala na. 1k gold lead na lang for the side of Aster. So this is still 50-50 match, guys. Si Muni dito, masyado lang talaga mayaman. For XXX, meron na siya dito Meteor Hammer. So, ayan, tingnan natin kung makikita natin yung combo. Gusto ko makita, malubog talaga yung ano, yung Luna natin. Kung gaano kasakit. Yung ano, yung Scepter. Situational kasi yung ano, pag kailangan mo ng damage AOE, yep, Scepter will be nice. Pero this time, gusto niya ata muna mag-Bloodstone para mas kumunit siya. And kailangan niya rin nata ng spell amplification. So siguro makikita natin yung scepter mamaya. Aganim scepter. I mean core item din kasi yung scepter kay Leshrac. Malaking tulong yung random na ano. Parang flak cannon ni Gyro yun, di ba? Parang side gunner ni Gyro. Parang ganun din yung effect ng kay Leshrac. Kaso nga lang problema, sa Nova yun. Lanim dito, magagamit na ang kanyang Barrow Time Tombstone doon sa itaas. But Muni will just focus on hitting the Tombstone. So meron silang stolen Tombstone dito. And I think Aster, meron silang advantage dito dahil nakuha nila yung tombstone. Ayun yung gagawin, eh, no? Ayun yung gagawin ng Morphling natin. Kukopyin nyo yung Undying. I mean, Undying talaga pinakamasarap kopyin dito, eh. Undying, then kunin mo yung tombstone. Masyado nang mabobossin dito yung LGD. Pero Echo Slam! Magagamit na solo Echo Slam yun just to go Mr. Amig and they heal him. The Eclipse will be there. Muni dito na disable, pero is it gonna be enough? Amig will still fall in the hands of Muni. Labang po ata dito yung Team Aster, hinahabol nila si Shinkyu, adaptive strike to finish him off, and Shinkyu will fall. Isama mo ba ang ating Vengeful Spirit dito? 3 heroes dead for them. LGD, nagkamali sila doon ng kinalaban mga tropa. Yung si ano, solid pusher sa lam? Hirap doon eh, kasi malakas yung sa lam eh. Depende. Okay, sige, solid pusher ako. Solid pusher ako, Ray. Solid pusher. Burger ha, burger. Aabot kaya ng 35 minutes? Hindi natin alam. Hindi natin alam, idol. I mean, kasi kapag sa ganito, yung ang bilis nila pumush eh. Both sides ang bilis pumush, di ba? Diabolic ng Lesh, Shadow Demon, and the Morphling masyado mabilis. Pero Shinkyu dito na abutan. The Fissure Block will be there. Kaso nga lang, hindi ata dito papalag yung Aster. Si Lanem na lang yung magiging sacrificial lamb nila. Yung dating Ami pa rin ba yan ng PSG LGD? Opo, siya pa rin po yun. Idol. Pero dito, mag-roro siya ng LGD. Ito yung mali sa Aster, no? The game number one, hindi nila kino-contest yung rush natin. So, dun lumalamang yung LGD. This game, hindi rin nila i-co-contest. So, I think, lalamang dito yung LGD sa next fight natin. Diba? Lalamang. Anong burger ba, Ray? Baka, ano lang yan, baka Angel's Burger lang gusto. Oh, Angel's Burger, okay lang naman, Ray. PM ka lang sa akin, add mo ako sa Facebook, Eric Kujamat. Alam mo naman yung FB ko, diba? Yan, PM mo lang ako. LGD 2-0, oh yeah, sabi ni Jay Omel. Uy, boss, advance congratulations, ha? Nakuha pa nila yung Aegis. Mukhang ano ah, mukhang may laban talaga LGD ah. Oh, shoutout sa iyo Francis Ogdar, shoutout sa iyo boss, welcome sa ating live stream. Pero back to farming tayo dito mga boss amo. Oy, Aster, lalaban naman ata sila, nothing to say. With the save, Duman Stolen Fissure will be there, kaso baro tayo magagamit na nilanim dito. It's gotta be careful, meanwhile Muni bursting down Y. Eclipse natin, ah, NBA All-Star na pala dito si Muni. Okay, Abby will kill Lanem. Pero BKB soon to wear off. Muni, Lincoln Sphere, magagamit na. So, kailangan niya mag-ingat dito. Waveform in. At doon, yung Fissure natin, he wants Fate Beyond. Kaya bang patayin si Fate Beyond? There's gonna be the roar. Muni is gonna be careful. Kailangan niya ata muna mag-out dito. But isang hit lang ang kinakailangan to kill Mr. Fate Beyond.
Amin na lang dito ang mag-isa mga tropa. Kaya ba nilang patayin? The Echoes lang magagamit na rin and Amin will fall. Kahit may Aegis, hindi nila kakayanin yan mga bossing. Ang ganda ng pinapakita dito ng Team Acer. I mean, si Monet, hindi siya dito, ano, hindi siya nagpadalos-dalos. Biners daw niya muna yung mga supports na mag-isa because of this Aghanim's Morphling. At inunti-unti nila, to the point na si Amin na lang natira. Grabe oh, grabe. Grabe to si Monet. I mean, si Monet isa to sa mga favorite Morph user ko. Since LFY days. Sa LFY ko nakilala si Monet. Nakita ko, grabe talaga maglaro si Monet. So, nabilib na ako sa kanya doon. Since LFY days. Hindi ko lang alam yung previous team niya aside from LFY. Sight ng Morph. Mas sight na talaga yung gantong Morphling. I mean, there's no way for Luna to actually man-fight the Morphling. Kahit anong stages, guys, lamang na lamang yung Morphling sa ating Luna. Lamang na lamang yan. Kahit mapalate game pa, lamang na lamang suntukan niya. Ang maganda lang sa Luna kasi masyado siyang team player. Andun yung aura na binabato niya. Eclipse din, di ba? Pero kasi, Morphling with an Earthshaker, sobrang hirap, pre. Sobrang OP. Ang tanging hold lang nila dito is the Lift, the Roar, Magic Missile na the Dodge. So, I think mahirapan sila ditong kontrolin yung ating Morphling. Kailangan nata dito ng LGD i-isolate yung ating Morphling from the rest of Aster in order for them to kill kahit yung Abaddon lang or Earthshaker ang mapatay nila dito, and I think that's gonna be enough. Parang hindi ata nila kaya 5v5 yung Aster ngayon dahil power spike na ng Morphling natin ngayon. Radiant's top tower is under attack. The best talaga tandem yung Earthshaker at Morphling. Opo! The best talaga yung idol. Radiant's top tower has fallen. Wait lang mga boss ha. Nag-reply sa akin si bossing. Wait lang. Boss, shoutout sa asawa ko. Tulog siya now. Kakapanood. Uy. Shoutout sa'yo. Pero mamaya na. Shoutout ka namin. Pero XXS dito. Mukhang mamamatay. XXS will fall. Kaso, kailan mag-out na dito. I mean, Bobo ka. I think he's dead. Yeah, he's dead. So, napitasan ng dalawa dito yung Aster. Hindi nila kayang lumaban doon kasi napakalayo naman ng Morphling natin as well as the Lesh. So, bigay talaga yon. Once na makuha dito ni Monet yung kanyang Eye of Skadi, mas magiging mahirap to for the side of LGD. Meanwhile, Amei, tignan nga natin kung anong trip dito ni Amei. He's gonna go for Eye of Skadi as well. So, hindi niya na muna binuo yung kanyang, di ko alam kung Esmite or Manta style. Hindi ko talaga alam. Uy, thank you sa 10 stars, Jen Ryan Alfaro. Thank you po sa 10 stars, Idol. Welcome sa ating livestream. Kamustahin natin yung mga items ng mga players dito. Once again, for nothing to say, BKB Dragonlance palang walang damage yung ating Vengeful Spirit na naman. But DD is actually very fat. Having this Bloodstone and BOT going for BKB pa nga ata. Yeah, BKB. Pero eto, the NBA All-Star is back. Ami, munti kang pang Mavers down. But Monet wants him so bad. Ami dito mukhang mamamatay. Pero uy, namatay nga si Mr. Ami dito. Monet is not yet done. He wants more. Kaso sino ba yung pwede? Sino pa yung pwede? Sabi dito ni Monet. Ito, item check ulit. Item check ulit mga bossing. O, ito. Tingnan-tingnan na lang dahil masyado nang marami. Masyado nang maraming item mga bossing.
Real quick push yan for LGD, boss. Mabilis talaga pumush dito yung LGD, kaso nga lang, without AME, they cannot do it. Wala kasing damage yung Vengeful Spirit natin. Nag-Aghanim's dito yung ating ano, yung Luna. Hoping na meron siyang mga burst down. Let's say yung ating Earthshaker, ganun. Or maybe the Shadow Demon. Ayun lang yung kailangan eh. Walang kwenta sa after ng Luna. May kwenta naman Lord siguro. Para lang mamatay Shadow Demon para wala silang panligtas. Or maybe the Earthshaker. Para walang makopyahin yung ating Morphling. Pero mas maraming item na mas maganda, di ba? Compared sa ano, compared sa tao dito. Compared sa Aghanim's. I mean, dito sa game na to, ang ganda siguro kung tawag dito. Nag-recta ano siya dito. Maybe Iskadi, Satanic. Ganon. Deidalus. BKB. Parang mas okay ata. Pero knowing Ame, mas magaling yan sa atin. So, tingin niya, mas maganda. Kung ma-burst down mo agad yung mga supports. With that Aghanim Scepter. Wala namang magandang kuhang spell ang Rubik dyan, pero FY Rubik sure win. FY Rubik. Kaso hindi. Si Shin cute eh. Echoes naman yung magandang makuha niya dito as well as the tawag dito. Disruption. Maganda yung disruption. Oy Renato, quiet ka lang idol. Quiet ka lang. Naintindihan ko yung comment mo. Quiet ka lang idol. Quiet-quiet lang tayo, bossing. Sino nag-mid sa LGD? Si Nothing to Say, idol. Nothing to Say. A shoutout sa'yo, Dodong Hero. Congrats OG for winning TI9 using Internet Explorer. Oy Carlos, mga alam mo na kasi naman nanalat nala. Quiet ka lang, pero muna, once again, the NBA All-Star, the four-man Fisher, coming from Bobuka, actually is doing it, mga kaibigan. Aming will fall. Isusunod pa niya si Nothing to Say. So, 3 heroes dead for the side of LGD. Nagahabol pa dito si Munei, pero GG is called agad. For the side of LGD. Gumibapagod sila main kahit ano. Kahit tawag dito. Kahit may buyback si Ami, alam nila na hindi na nila kaya. Hindi na nila kaya tong labanan. Yung Morphling, I mean, there's no way for them to win late game versus Morphling. There's no way for them to win the late game para sa akin. So, understandable naman yung pag-GG golden ng LGD, pero I think what went wrong for the side of LGD, it's all about their draft. Hindi sila naapagsama-sama early on just to get objectives. Hindi nila na pressure dito si Munei. Tingnan mo 10-0 yung ating Morphling, very free farm ang ating Morphling. So I think isa yun sa mga rason kung bakit lumamang dito yung Team Aster. Pero game number 2 pala naman to. Ito, aabot tayo ng game number 3. Ang inaabangan nating lahat mga idol. So samahan niyo ako to witness the last game of the group stages mga idol. Hindi pa pala last game to, my bad. Last game ng series natin dito sa ating group stages between LGD and Team Aster. So game number 3, is it gonna be Aster who will win the series, or is it gonna be LGD with a 2-1 score? So abangan natin yung mga idol. Thank you sa pagtutok sa ating stream. Sa mga naipagkulitan sa ating stream at sa lahat ng mga nag-send ng stars mga idol, well appreciated yan mga bossing. So I'm your caster, I am EC, and see you po sa game number 3. Bounce out mga idol.